beats. Bata passa o ar. Lahat sasabay. Hanggang mamatay. Rosta. Dadaling ko hanggang mamatay. You know, brr. So guys, welcome dito sa aking channel sa Say My Name TV. Bago ang lahat, ako nga pala si Say My Name. Doon sa mga taong hindi pa nakakaalam kung sino ako, well, nice to meet you sa inyong lahat at marami salamat sa pinapanood yung video na ito. So sino nga ba naman ako? Isa lamang akong ordinaryong mamamayan na Pilipino at isang simpleng YouTuber lamang. At welcome dito sa aking maliit na channel. Pero bago ang lahat, gusto kong malaman ninyo na pag-uusapan natin ngayon sa video na ito, yung mga pangit na ugali na pinapakita ng mga kapwa Pilipino natin ngayong mga panahon ng crisis, okay? Alam natin, itatago ko na lamang sa pangalan. Ayoko kasi ma-take down yung video na ito. Tatawagin na lang natin Corn Beef 19, yung pandemic na inaano natin ngayon, na kinakaharap natin. Ito ay para real talk na to, ha, sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino at dun sa mga tao makakarinig dito. Kung tatamaan ka man dun sa isa sa mga ugali na mga sasabihin ko dito, sana matamaan ka talaga, dahil ikaw ay tatanga-tanga at hindi ka nakakatulong sa ating gobyerno. Kung ikaw ay isa nagpo-possess ng mga bagay na ito, maaaring baguhin mo yan, kasi hindi lang ikaw at hindi lang sarili mo ang inilalagay mo sa panganib. Idinadamay mo na rin ang iyong komunidad at higit sa lahat ang iyong pamilya. Guys, makinig kayo at uumpisahan na natin ang ating video. So yun na nga, unang-una, ilalagay na natin, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. So lahat na sasabihin ko dito is real talk na lang. Kung hindi mo magugustuhan ang aking mga sasabihin, pwede ka mag-comment down sa baba. At kung gusto mo depensahan na sarili mo, walang problema. Unang-una na dito ay ang tinatawag nating pagiging pasaway ng mga bawat Pilipino. Alam na natin na meron ng utos ang ating pamahalaan na nanggaling na mismo sa ating mahal na Pangulo na si Rodrigo Duterte. Alam nating lahat na hindi pumipili ng kahit anong estado or status ng tao ang sakit na Corn Beef 19. Ano ba ang nagiging problema? Yung ibang mga Pilipino, masyado silang mayayabang. Gusto nila na hindi daw sila tinatabla ng mga sakit. Napakapasaway nila. Hindi sila nagsusuot ng mask at yung higit sa lahat, patuloy pa rin silang lumalabas. Meron na nga tayong decree at naka-quarantine na ang bawat komunidad natin sa iba't ibang mga lugar. Pero bakit ganon? Ang mga Pilipino nasa labas pa rin. At ang pinakamatindi pa dyan, sinabi na nga social distancing. Pero bakit pupunta pa sa mga kapitbahay nila at nakikipagkwentuhan at chismisa ng mga walang kakwenta-kwentang bagay? Ngayon ang tanong, nakakatulong ka ba? Well, kung isa ka sa mga ugali or isa ka sa mga tao na sinabi kong dito, isip-isipin mo naman, mag-isip-isip ka. Kung meron kang utak at meron kang concern sa iyong community, mas okay sana na sarilihin mo na lang kung halimbawa magkakasakit ka, dahil hindi biro, ito ay nakakamatay. Paano meron kang pamilya at meron kang mga matatanda at yung nanay at tatay mo ay may edad, meron na silang mga sakit sa kanilang mga katawan. Ngayon bigla ka nagkasakit, ikaw ay bata pa, maaaring mababa ang chance mo na hindi ka nga magkasakit at makarecover ka. Pero iniisip mo ba yung tao na pwede mong mahawaan, especially yung mga may edad na napakataas ng rate ng kanilang komplikasyon at matrigger ang kanilang mga iba't ibang mga sakit pag nagkaroon sila ng virus. So kung isa ka sa mga pasaway, mag-isip-isip ka, kasi hindi ka talaga nakakatulong. Napakatanga mo. Buti sana kung ikaw na lang ang mamamatay. Pero wag mo nang idamay ang community mo. Matuto kang sumunod bilang mamamayang Pilipino. Ang ating gobyerno, tandaan mo, hindi magbibigay ng mga batas o mga memorandum na yan nang hindi nakakatulong sa kanyang mga community. Tandaan mo, ikaw ang bumubuhay sa ating pamahalaan at sa ating gobyerno. Kaya gagawin lahat ng pamahalaan natin na ikaw ay tulungan at mapanatili ang seguridad ng kanyang mga mamamayan. Ngayon, dumako naman tayo doon sa pangalawa. Unang-una dito, nung nagkaroon ng balita about dito, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Aminin na natin na nagkaroon tayo ng panic, hindi lamang sa buong mundo, pero ito ay maliban sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Nakita natin kung anong naging response ng mga tao. Ngayon, nagkaroon ng tinatawag nating panic buying. So, ano nga ba ang panic buying? Kung halimbawa, doon sa mga tao na hindi nakakaintindi kung ano ang panic buying, yung panic buying kasi guys, ito ay yung
pagbili ng mga bagay ng maramihan ng may certain na dahilan at merong kinakaharap na sakuna. So guys, marami ang mga tao at mga Pilipino na nagpanic buying sila. Unang-una na dito guys is yung scarcity. Nagkaroon tayo ng scarcity, hindi lamang sa pagkain. Okay? Pati na rin doon sa mga pangunahing mga sources natin para maiwasan natin yung tinatawag nating corn beef 19. Isa na nga rito is yung naubusan tayo ng mga alcohol at mga tinatawag nating mga sanitizers. Well guys, alam mo ba na nagpanic buying ka tapos ang dahilan mo is gagawin mong negosyo? Inisip mo ba na sa ginawa mong yan, eh maaring natulungan mo nga ang iyong sarili at ang iyong mga pamilya, pero yung ginuhanan mo ng tsansa yung mga tao na protektahan yung sarili nila. Nag-iisip ka ba? Bibili ka ng alcohol, isang galon, tapos hindi lang isang galon, ang ginawa mo, isang karton ng isang galon. Anong gagawin mo doon sa alcohol? Iinumin mo? Tanga ka ba? Ha? Bobo ka ba? Isipin mo kung yung mga tao na magkaroon, maaaring ligtas ka nga, wala ka nga sakit, safe ka. Diba? Pero gagawin mong business yung dahilan mo sa ganon. E paano, sino pang bebentahan mo kung naubos na lahat ng mga tao? Pag nagpanic buying ka kasi at inubos mo yung mga resources na yan at nagkaroon na scarcity, tinatanggalan mo ng tsansa yung taong mas nangangailangan kesa sa'yo. Huwag kang masyadong makasarili. Tandaan mo, ibigyan mo ng tsansa yung mga taong mas nangangailangan yan. Kunin mo lamang at bilhin mo lamang yung mga bagay na nararapat sa'yo o yung tama lang o yung sakto lang sa'yo at magbigay ka ng extra para sa yung sarili at sa yung pamilya, pero wag yung sobra-sobra. Pero yung gagamitin mo, gagawin mong business, well, hinayupak ka, okay? Hinayupak ka, hindi ka nag-iisip. Isipin mo na lang kung sino pang bebentahan mo, sino pang makikinabang niyan kung lahat ng tao eh naging apektado na ng corn beef 19 at sila ay nawala na. Palagay mo may mangyayari pa sa ginagawa mo. Imbis na gawin mo yan, eh ipagpaubaya mo na yan para doon sa mga taong mas nangangailangan. Ito naman tayo sa isa pa. So, ito pa ang isa sa mga pangit na ugali ng mga tao. Well, nakita na natin at meron ako nakitang video do sa aking kaibigan na si Apet TV, yung sulat ng isang frontliner. Okay? So, ito ay magandang kamulatan at sana ay naintindihan na ng mga bawat Pilipino. At ito ay nag-trending yung kay Apet TV, yung sulat ng frontliner. Isipin nyo guys, yung mga nurse, yung mga doctors natin, sila ay nakikipaglaban sa anong to, corn beef 19 na to. Hindi nila alam kung sila ay kailan sila magkakaroon. Katulad din natin sila na may mga pamilya. Meron din sila mga anak at meron din sila mga magulang. Pero imbis na nandun sila at kasama yung mga anak nila, eh nandun sila nakikipaglaban doon sa mga sakit. Doon sa sakit na to na hindi nila nakikita at hindi nila alam kung kailan sila matatamaan din corn beef 19 na to or yung sakit na to. Isipin mo na lang yung sakripisyo na ibinibigay nila. Imbis mga magulang at mga anak nila yung inaalagaan nila, eh inaalagaan nila yung mga sakit. Yan ang tinatawag na dedikasyon sa trabaho. Matuto tayo magkaroon ng appreciation. Alam mo anong pangit na ugali ng mga tao na nakikita ko at nakikita natin sa social media? Guys, bakit nyo sila pinandidirihan? Alam natin na galing sila doon. Pero bakit hindi natin sila bigyan ng lakas ng loob instead? Hindi naman sapat na maging basihan ang sahod at pera na nakukuha nila sa ating gobyerno. Tayo lahat ay may mga trabaho. Kung gugustuhin nila, pwede silang hindi pumasok sa totoo lang at talikuran ng kanilang mga tungkulin. Pero hindi nila ginagawa yon. Pero tayo mga mamamayang Pilipino, habang tinutulungan nila tayo, eh bakit yung pinandidirihan? Guys, tandaan ninyo, mayaman o mahirap ka man, artista o ikaw man, pati nga manlalaro ng NBA na isa sa mga pinakamalalakas ang pangangatawan, eh tinatamaan ng sakit na ito. Sila pa kaya na mas expose dun sa mga tao na meron nito? Bigyan po natin sila ng mga appreciation. Kung ikaw ay isa sa mga nagdi-discriminate, ang mga nandidire dun sa mga nurse at saka sa mga doctors natin, well, subukan mo pumunta sa ospital kung kakayanin mo. Huwag kang masyadong ipokrito. Kung isa ka sa mga ito, hindi ko man aanyuhin to, pero mag-isip-isip ka muna. Isipin mo, pag isa ka na sa mga nakaratay at nakahiga doon at sila mag-aalaga sa'yo, sigurado kakainin mo lahat ng mga sinabi mo. Yung mga pandidiri mo at yung mga pagkatakot mo sa kanila, well, I'm sure yan ay lahat babalik sa'yo. At yung huling-huling sa lahat na masasabi ko na pinakaayaw ko talaga na ginagawa ng mga Pilipino, ito eh yung pandidire sa mga nagkaroon ng corn beef 19. At ang pinakahuli sa lahat na pinakaayaw ko bilang mamamayang Pilipino at bilang tao na rin, ito ay bakit nila ginagawang katatawanan yung mga tao na nagkaroon ng sakit na corn beef 19.
maaaring nakakatawa. Pasensya na kayo doon sa mga hindi nakapag-umpisa ng aking video. Hindi ko sinasabi yung word na, mismong word na yon, ginawa ko siyang corned beef 19 kasi ayoko ma-take down itong video ko. Para sana eh, kung magkakataon eh, mas ma-receive at mas marami pa ang makapanood sa aking video na ito. At ma-realize nila na hindi tama ang kanilang ginagawa. Sino ba naman ako para magsalita dito? Well, ako isang mamamayang Pilipino lamang at isa lamang din akong simpleng YouTuber. Pero gusto ko gamitin ang pagkakataon na to para maibigay ko ang aking kalooban at ma-realize ng mga tao, ng mga mangmang at mga bobo dyan na mga Pilipino na ang kanilang ginagawa ay hindi tama. At higit sa lahat ay hindi sila nakakatulong para puksain at makatulong dito para matapos na yung tinatawag nating pandemic na ito or yung corned beef 19. Unang-una sa lahat guys, yung mga tao dyan na nagdi-discriminate doon sa mga nagkaroon na sakit. Unang-una sa lahat guys, hindi nila ginusto yan. Bakit yung gagawing katatawanan yan? Bilang tao, eh, mag-isip ka naman sana. Huwag mo naman silang gawing katatawanan. Lahat tayo ay may karapatang mabuhay. Lahat tayo ay hindi ginusto na magkaroon at makahawa tayo or mahawaan tayo ng sakit na ito. Isipin mo yung mga taong nakarating ngayon na nakikipaglaban sa kanilang buhay. Kung ikaw ang nandoon sa kanilang lugar sa ngayon. So bilang tao, sana irespeto mo at alam mo, i-consider mo na hindi lahat na nagkasakit na yan ay kanilang kagustuhan. Yung iba dyan ay wala man lang silang kamalay-malay na nagkaroon sila nito. At higit sa lahat, sa huling-huli, gusto ko lamang itong iparating dun sa mga government official natin dun sa Pilipinas. Well, para dun sa mga government official dyan na masyadong kupal, okay? Masyadong kupal, mangmang at mga walang karapatan sa kanilang mga pwesto. Gusto ko lang iparating sana at marinig at makita nila ang mga video na ito. Hindi ko na kayo papangalanan, okay? Kasi unang-una sa lahat, alam nyo naman sa sarili ninyo na kayo ay hindi effective na mga government official at mga walang kayong kwenta. Unang-una sa lahat, huwag nyo sanang sasabihin. Yung mga ayaw ng inyong tulong, pwedeng hindi kumuha, okay? Huwag mo sasabihin yon. Unang-una sa lahat, nakaupo kayo dyan sa inyong mga pwesto dahil sa mga boto ng mga tao. Ang inyong pwesto at inyong tinatamasa ngayon na mga posisyon ay hindi nyo nakuha yan nang dahil lang sa sarili ninyo. Yan ay boto ng mga tao. Gampanan nyo sana ang inyong mga tungkulin. Nagbabayad ng buwis ang mga Pilipino. Nagbabayad sila ng mga taxes nila na mas higit pa minsan sa kanilang mga makakaya. Ngayon sa mga panahon ng mga pangangailangan nila na meron tayong mga gantong mga krisis, ibigay nyo yung mga nararapat sa kanila at huwag nyong ipamukha sa kanila na iyan ay tulong na nanggaling sa inyo mismo. Dahil unang-una sa lahat, hindi sila ang pumili sa inyo para iupo kayo dyan sa mga pwesto ninyo. Kayo ang lumapit sa mga tao ng mga nasasakupan ninyo at karapatan nila na inyong paglingkuran. So sa mga tao at mga government official dyan na masyadong kupal, kung sino ka man, wala akong pakialam kung sino ka man. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, baguhin mo kung ano ang nasa utak ninyo. Dahil unang-una sa lahat, pare-pareho lang tayo mga tao dito. Nagkataroon lang na kayo ay may mga posisyon, pero gampanan ninyo ang mga tungkulin ninyo. At para naman doon sa mga Pilipino, at para naman doon sa mga Pilipino dyan, na masyadong sinasamba yung mga tulong na ginagawa ng kanilang mga mayor, ng kanilang mga barangay captain, o kaya ng mga kanilang mga congressman, tandaan ninyo guys, yung ginagawa nilang pagtulong sa inyo, huwag nyo silang sasambahin sa mga bagay na ginagawa nila. Huwag nyong palalakihin yung kanilang mga ulo. Unang-una sa lahat guys, taasan nyo ang value ng inyong mga sarili. Unang-una sa lahat guys, gusto kong ma-realize ninyo na karapatan ninyo na paglingkuran kayo. Huwag nyo sasabihin na malalaki at matataas na mga tao sila. Sila ay nasa kanilang mga pwesto dahil inihalal at inilagay po ng mga taong bayan sa kanilang mga pwesto. Kaya karapatan po ninyo na kayo ay paglingkuran ng mga taong yan. Doon sa mga bagay at doon sa mga nasabi ko dito, ito po ay real talk lamang. Kung may mga makaka-appreciate at mga hindi sasang-ayon sa aking mga sinasabi dito, kayo ay malaya na mag-comment down video na ito. And doon sa lahat at mga regular na mga manonood ko dito, alam ko ito ay bagong unang beses nyo na makikita. Hindi ko lang mapigilan ang aking sarili dahil request na rin to ng mga tao at sana ma-appreciate nyo ang aking pagbibigay ng saloobin about sa topic at yung pinaka talagang current news natin ngayon, yung itong corned beef 19. At sana ay pinapanalangin ko at sana pinagpe-pray ko rin na matapos na problemang ito dahil ito ay naapektuhan ng malaki ang iba't ibang mga pamilya, hindi lamang sa ating bansa.
kundi sa buong mundo. Tandaan po natin, mahalin natin ang ating kapwa at huwag nating sirahin at huwag nating bigyan po natin sila ng lakas ng loob. At dahil yan po ang pinakakailangan, pagkakaisa at pagsunod ngayong mga panahon na ito. So, maraming salamat po. Muli, ako nga pala si Say My Name TV. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-thumbs up mo. Kung halimbawa hindi mo nagustuhan, pwede kang mag-thumbs down. Mag-comment down below ka kung ano yung mga saloobin mo bilang Pilipino, ano pa ang pwede mong idagdag na nakikita mong mali sa kanila mang ginagawa. So, guys, see you sa aking mga susunod mga upload at yung mga special shoutout ko sa susunod na video na lang, okay? At maraming salamat sa inyo. Doon sa mga bagong mga manonood ko, kita-kita tayo sa aking mga susunod na video at maraming salamat sa pagpunta dito. Boom! Hirap talaga mag-record. And, oh nga pala, bago ang lahat, hashtag SMN Nation, mga katipunero at mga katipunera, salute!